Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. So for today's video mga buddy, yung topic natin is gagawa ako ng dapat top 5 lang na guppy strain na parating nagbe best of show sa mga ganap na actual show or online show. Pero I think sobra to sa 5, kaya ayan, simulan na natin mga buddy, no? Gusto ko lang itong i-feature kasi marami nagtatanong sa akin ano itong pinakamagandang strain sa show na parating nagbe-best of show or candidate parati sa mga sa best of show mga buddy. So, ayan, simulan na natin. So, first picture is, teka, baba muna natin to. Ayan. AFR. So, alam naman natin yung AFR mga buddy is bukod sa matingkad yung kulay, parati din itong candidate sa mga best of show mga buddy. No? Yung nga lang, sa na-experience ko dito sa AFR, madali naman siyang i-breed, pero mabilis kasi siya magkasakit yung mga albino, and then sa breeding din nito is nangangain sila ng fry kasi nga albino sila. Fry eater sila mga buddy. And then, sa grooming naman nito, siguro yung ratio nito is siguro sa 10 na ginugroom mo mga yung masyoshow lang natin. Ay sa 50 na anak yung napipili lang natin as groomable, siguro nasa mga 10% lang yung chance na pwede natin i-groom kasi yung iba nito is maraming fault. Especially sa kanilang caudal fin, yung iba naman is hindi delta masyado, yung iba naman is hindi pantay yung caudal. Ayan, sa mga na-experience ko sa pag-aalaga nitong AFR, kasi matagal din ako nag-aalaga ng AFR. And then sa kulay naman, parating may lalabas na parang purple, siguro sa na-experience ko na pag parating masyadong pula yung lalaki tsaka babae, may chance talaga na lalabas na may pagka-purple na shade yung kanilang body. And pinaka-best way dyan is yung partner mo dyan sa, yung pairing mo dyan sa AFR, dapat intense yung isa, yung pula masyado yung isa, either babae or lalaki. And then naman sa female is, yung isa naman is hindi masyadong intense yung kulay. Parang may pagka basta hindi intense yung kulay para pag mag-produce sila ng mga fry mga body is maglabas talaga ng solid na color. Ayan. Yan yung AFR natin. May mga itong nasa picture is candidate to sa big dorsal, pero sa best of show parang malabo to kasi maliit yung caudal fin. And then, hindi siya masyadong malapad. Pero may mga category kasi na big dorsal sa international. Kaya pasok to dito. Mga body. Ayan, iba din to. Ayan. So, ganyan. Yung mga maganda sa international na show. Yan yung mga magandang dorsal. Mga elongated. Yan, mga matataas. Yung dorsal fin. Tapos, yung nga lang, yung caudal niya, hindi masyadong delta. May pagka semi-fantail. Kaya, okay din naman to mga buddy. Yung may problema lang dito sa ulo niya, hindi pantay, may pagka spoonhead. Yan, tapos ito naman yung ito naman yung female niya. Ayan, yan yung female. Ito magandang partner sa show, yung mga malalaking dorsal para maganda tignan sa show. Dapat pantay din yung kulay. Pag sumasali tayo sa show, dapat pareho, identical yung kulay mga buddy kasi yung iba is malabnaw, yung isa naman is pulang-pula. Yan, next up natin, second strain natin is, ayan, half black, blue. Ayan, isa to sa pinakamadaling i-breed na strain ng guppy. Half black, blue. Bukod sa mabilis silang manganak, and then hindi sila masyadong sensitive sa tubig mga body. So, kung beginners ka, ito yung marerecommend ko sa inyo, yung half black blue na strain kasi bukod sa madaling alagaan, marami ka ding maselect nito.
pag nag-anak sila mga buddy, siguro yung chance nito na makaselect ka ng mga groomable is 50-50 chance na makaselect ka ng mga groomable based on my experience mga buddy. Depende sa inyo. Pero sa based on my experience, ganyan yung chances na makapili ka ng magagandang groomable na male. And then yung mga female nito mga buddy is deltang delta talaga, yung as in parating nananalo sa mga best of female. Ayan, ibang topic naman yun, gagawa tayo ng ibang topic nun. Pero isa tong half black sa parating maganda yung partner na female, parating mananalo sa mga best of female. Isa din to sa mga strain na yung nga madaling alagaan, and then malaking chance na mag best of show. Same as dito sa HB White, ayan, kinakita nyo, ito maganda talaga to pang international show din na strain. Kasi nga, yung kita nyo sa picture, elongated yung dorsal niya, and then deltang delta, ayan, malapad yung caudal. Pero yung nga, may fault to kasi may mga punit. Pero reference picture lang naman to. May fin rot pa nga yung caudal. Reference picture lang naman to mga buddies. At least may idea lang kayo yung mga strain na parating nagbe-best of show sa mga show. Ito, isa din to sa malakas pagdating sa best of show mga buddy, no? Yung half-black white or pastel. Ito pastel to kasi may pagka-yellow yung kanyang pendakel. So, half-black pastel to mga buddy. Hindi to half-black white. Yan. So, next up natin na strain is, yan, red lace. Red lace ba to? Parang half-metal. Pero I think red lace to mga buddy. Yan, napakaganda nitong red lace. Pero isa to sa pinakamahirap na strain na alagaan sa mga guppy. Kasi ito yung pinakauna kong strain dati na pinakauna kong panalo sa mga show, yung red lace. Kasi dalawa yung strain ko na inalagaan nung una, wild red tsaka itong red lace. So matagal ako nag-alaga nito, mga 4 years siguro ako nag-alaga ng red lace. So alam ko talaga na napakahirap na strain to sa lahat ng guppies, sa based on my experience. Kasi yung ratio nito mga buddy, sa isang batch na anak, swerte na makapili ka ng tatlo na pinakamagandang male. Tapos kung mamalasin ka pa, wala kang mapili kahit isa sa isang batch. And then yung mga pang show kasi mga buddy, hindi masyadong nabebenta, kaya either pakain na sa Monster Fish or ibenta mo ng mura as feeder. Kaya kung gusto mo mag-alaga ng ganito mga pattern, dapat ready ka na marami talagang basura na lumalabas dito sa red lace and lahat ng pattern mga buddy mostly. Pero ito isa to sa pinakamahirap, yung red lace. Kaya madalang ka lang makakita ng mga pattern sa show, especially red lace. Madalang na yung as in talaga na lumalapad yung caudal. Pero yun nga, sinasabi ko sa kategory niya, isang red lace sa pinaka malakas pagdating sa kategory niya. And then yung kaharap niya is yung mga YKC, yung Yellow King Cobra. Ayan yung sunod natin na picture. Ah, teka lang, pakita ko muna yung isa. Ito, yan, red lace din to mga buddy, pero ay pagka-blond yung kulay ng red lace. Pero hindi siya delta mga buddy, may pagka-fantail siya. Pero nakikita nyo naman yung kanyang pattern sa body is full talaga siya. Yung pattern. Yan yung maganda sa show grade. Yung full yung pattern, kabilaan, identical. And ayan, malaking chance din to na manalo sa show. Basta malaking lang yung caudal. Kahit hindi masyadong delta. Pero pag meron siyang makaharap na delta talaga na malaki, talo talaga to mga body. Priority kasi talaga yung delta sa mga best of show. Next up natin is, ayan, YKC, Yellow King Cobra. Pero wala akong makitang malaki kasing picture, so ito lang muna, reference picture lang muna tayo. Yung YKC is, meron siyang stripe sa body, kung nakikita nyo, may mga stripe na pababa. So ganyan yung original na YKC. So meron ba kayong makita na parang lace pattern, yung mga dot-dot lang na walang stripe. Posibleng outcross na yun mga body sa ibang strain like red lace, tragic na yun. Pero yung original na YKC, yung Yellow King Cobra is meron talagang stripe na pababa sa body. And then kung nakita nyo yung pattern,
Ayan, lace pattern talaga siya. Iba siya dun sa ay cobra pattern siya. Iba siya dun sa lace na dot. Ito siya parang walis yung itsura. And yan yung ating Yellow King Cobra. Malakas din to sa show mga buddy. Yung mga parati to nagbe best of show sa mga actual show pag lumapad tong kanyang mga kaudal. Kasi hard bone to mga buddy. Yan mga malalakas yung stock nila. Hindi sa masadong nag hindi madaling ma-fold yung kaudal nila. Ayan o. So big dorsal tong ganito na YKC. Hindi elongated. Next up natin is half black. Ay, half metal black. Yan, yung half metal. Pero, depende na lang ito sa half metal kasi yung ibang half metal is hindi masyadong lumalaki. Pero, yung nga, yung iba is frenagic na sa ibang strain para lumapad yung kanilang kaudal. Siguro, binangga nila dun sa Moscow para ito kasi mas malapit na color sa Moscow na ABM. Ayan, Electric Blue Moscow, yun yung pinaproject nila, I think. Para mas lalong lumapad, o either sa Singa Blue, pwede din. Para mas lalong dumelta yung kanilang caudal fin. So, meron ako nakikita na nagbe-best of show sa mga half metal, pero madalang lang masyado mga body. Mostly kasi mga solid color talaga yung nanalo sa mga best of show. Pero ito, may chance din to, basta malapad lang yung caudal fin. Next up natin is ano pa ba? Ayan. EBM or Electric Blue Moscow. Isa to sa pinaka malakas pagdating sa mga best of show mga body bukod sa yung kulay niya is solid. Mahirap siya hanapan ng fault sa style na to mga body kasi nga solid color. Kaya mahirap siya hanapan ng fault. Especially sa mga discoloration, hindi siya masyadong nahahalata kasi nga solid color siya na dark. And then, pag EBM talaga mga body, malalapad talaga yung mga caudal nila. Since nung sumali pa ako sa show dati, ito talaga parati ko nakakalaban sa show, yung mga Moscow. Mahirap yung kalabanin kasi mahirap ma-fold yung kanilang mga caudal kasi mga solid yung mga stock nila. Pagdating sa caudal fin, and then malalaki din yung katawan nila, yung mga original talaga na Black Moscow. Yung mga kasi yung mga parati mo makita ngayon is EBM na mga electric blue, yung mga makita mo may pagka blue na sa color pag pina-flashlightan niya din makikita yung pagka iridescent na blue. Pero yung mga Black Moscow dati mga body ang lalaki talaga nun. Wala na akong masyadong makita na ganun sa ngayon. Ewan ko lang sa ibang kuan country or dito sa Pinas kung meron pa bang Black Moscow. Kadalasan nakikita ko EBM na lang. Ayan. So next up natin is ABT or Albino Blue Topaz. Ayan mga buddy, alam naman natin yung ABT is napakahirap yan talunin sa show. Kasi nga mga hard bone sila, yung mga caudal nila is malalapad talaga and yung katawan nila is mga malalaking katawan talaga tong mga ABT. And then parang original na sa kanila yung pagka-elongated ng kanilang dorsal. Kaya pwede siyang isabak sa international and then actual or local. Pero ito parating candidate sa mga best of show. Kung na-experience yung sumali ng show, parati talagang merong ABT na selected as best of show. Kaya isa to sa pinakamahirap na kalabanin sa pagdating sa best of show mga buddy. Ayan, ABT or Albino Blue Topaz. Next up natin is Singa Blue. Pero ito mga buddy is Coral Blue to kasi half lang yung pagka-blue niya. Yung Singa kasi mga buddy is full talaga yung blue niya sa katawan. Ayan, wala kang makitang yellow. Full yan dapat. Yan yung Singa. Pero itong nasa picture is Coral Blue to mga buddy. Pero halos same lang sila. And same lang silang category sa anong tawag nito? Blue. Kalimutan ko tuloy. Basta blue ka. Kalimutan ko tuloy yung kanya category. Basta blue something yung category nila. Comment na lang sa baba. Ayan yung single blue natin. Ay, coral blue pala to. Ayan. Ang advantage ng mga ganitong strain
is malalapad talaga yung caudal fin nila. And hindi sila prone sa fold. Kaya parating merong either singa or coral na candidate sa mga best option mga body. Kung nakita nyo, either 3MB niyan, malakas yan masyado sa mga show kasi nga bukod sa hindi sila na-fold, yung ratio din nito sa grooming mga body is sa breeding pala, ang ratio nito is 70% or 80% ng mga males is maseselect mo as groomable. Konti lang yung fault nito mga body, konti lang yung reject nito na mga male, parati kasing goods yung anak nito, kaya parating meron talagang single blue sa mga show, especially sa mga international show, parati tayo makakita ng mga either blue tail pala na kategory, parating may blue tail talaga na sumasabak sa mga best of show. Ayan, kung nakatry na kayo mag-alaga ng singa, parating maraming goods na lumalabas sa mga male. 80% sa breeding is maseselect mo as show mga bani or groomable. Ayan. Next naman natin is bluegrass. Alam naman natin na ang bluegrass ay isa sa pinakamalakas na strain sa guppy. And then, isa din to sa pinakamahirap na alagaan kasi pattern to mga body and marami talagang reject na ilalabas kasi meron tong maglalabas to siya ng mga pula, yung mga cherry grass. So parati na naglalabas sa mga tawag nito, sa mga breeding. Pero tatopic natin yan sa susunod kung bakit naglalabas yan ng mga ganyan and then ano yung mga magandang gawin para maiwasan or malesen yung mga ganyang paglabas sa mga bluegrass. Ayan. So, yung bluegrass kasi mga body, isa to sa pinakamagandang strain na ginawa sa guppy kasi mahirap siyang kalabanin. Bukod sa malaki, malapad yung caudal fin nila, pati dorsal talaga nito, galit na galit. Kung nakatry na kayo mag-alaga ng bluegrass, yung mga solid na bluegrass talaga mga body, malalaki yung mga dorsal. And then, yung mga caudal fin nila talaga is delta ng delta talaga. And then, yung body size is malalaki. Pero dito sa picture, hindi ko makita yung check sa bluegrass. Dapat may check to. Parang Nike check. Yan yung mga legit na bluegrass. Ito, maganda din to. Pero, yung nga, kung ako papipiliin, mahirap tong ipanalo sa show kasi nga, round tail, hindi siya delta. And meron siyang mga fault sa caudal fin. Pero syempre, reference picture lang to mga body. Ayan. So, yan na, dapat 5 lang to pero lagpas sa 5. Ayan, kung nagustuhan yung ganitong topic. So, mag-comment kayo dyan sa baba kung ano pa yung mga magandang topic regarding sa guppy. Pero, yun nga, ito muna yung una. Yung parating na nagbe-best of show sa mga show. Based on my experience mga body, yan mga parating lumalabas na strain sa guppy. Yung parating naglalaban sa mga best of show na kategory. Eh na yung nga, overall. So, yun lang mga buddy. Bye, fish out. Bruh.